showbiz. Ratings wise, hindi may kakailang epekto ng partnership sa mga programa ng ABS-CBN at ng TV5. Ang FPGM Provinciano, halimbawa ay nakita ng AGB Nutang People Rating na pumalo ng double digit figure. 3 araw lamang matapos itong ipalabas sa TV5. Sa usapin ng viewership share, nag-rehistro ang TV5 ng 89% growth sa kabuuang viewership nito sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang bahagi ng audience ng primetime block nito at ngayong taon nga ay mas palalakasin pa ang kasunduan ng dalawang network mula sa block time agreement. Nakapagtala din ng 150% at 134% uptick ang audience share sa Visayas at Mindanao. Ayon sa datos na ibinigay ng AGB Nielsen Philippines, nagpahiwatig ang mga boss ng TV5 sa posibilidad na palawakin pa ang partnership nito sa ABS-CBN. Isa nga ito marahil sa magiging plot twist na kaabang-abang sa ABS-CBN matapos na pagparti-partihin ng mga frequency nito. Sa ngayon ay premiere sa pinakamahalagang time block ng network, ang Filipino adaptation ng pandaigdigang sensation si Dr. Coaster ay ang unang bagong palabas sa ABS-CBN na ipapalabas sa primetime lineup ng TV5 ngayong 2022. Pinagbibidahan ni Jody Santamaria, Sanjo Marudo, Su Ramirez at Saijan Haranilla, The Broken Marriage Vow na nagsimula noong January 24, 2022. Mga paparating na programa sa kapamilya, kabilang ang unang adaptation ng ABS-CBN sa Darna ni Mars Ravelo, ang Katniel, Too Good to be True, at ang Filipino TV adaptation ng Korean series Flower of Evil ay nakatakdang mag-pilot sa primetime slot ng network. 3 araw pagkatapos ng magsanib na anunsyo ng ABS-CBN at TV5 ng kanilang kasunduan, ang Kapamilya Musical Variety Program Asap Natin To at Movie Block FPJ The King nagsimulang ipalabas sa Sunday lineup ng TV5. Pinalitan ng longest running musical variety show ang time slot na nakabakante ng Bright Light Production produced Sunday Noontime Live na nagtampok sa mga dating Asap stars na sina Piolo Pascual, Donny Pangilinan, Catriona Gray, Jake Ejercito at Ma Salvador. Maliban kay Salvador, lahat ng mga bituing ito ay bumalik sa ABS-CBN. Itinampok naman ng FPJ The King ang classic at timeless cinema gems ng yumaong Fernando Po Jr. Mula sa puntong iyon, ang mga boss ng TV5 ay nagkaroon ng mungkahe na mas lumawak pa ang partnership. Sa loob ng 2 buwan, napatunayang totoo ang mga chismis. 4 pang kapamilya produce program ang pumunta sa pinaka-importanting time block ng TV5, ang prime time. At mas maraming kapamilya programs ang sumunod na ipinalabas sa primetime block ng TV5 sa mga sumunod na buwan. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.